Hanggang ngayon, hindi pa rin po na sasagot yung katanungan ng marami. And I asked this question during the last hearing, saan ang galing yung 990 kilos na shabu? Ito po ba ay savings? Meaning, tuwing merong nagaganap na raid at may nahuhuling shabu, merong kumukupit, tinatabi, ito ba ay imported? Hindi pa rin po nasasagot. And Your Honor, maybe we can ask Mayo. Mayo. Mayo, saan galing ito? Since ikaw po, ikaw yung may-ari ng lending company. Yes. Na kung saan nahuli yung mga drugs, saan nang galing ito? Your Honor, I invoke my rights to remain silent, Your Honor. Ikaw yung may-ari ng lending company, di ba? Yung mga dokumento na magpapatunay, isa ka dun sa may-ari, mag-invoke ka pa rin? Yes, Your Honor. Hindi mo pwede makontempto? Ah, nakakulong na sa ilalim, baba? Hindi, dito nakakulong sa atin, pero nakakulong ito ngayon kasi okay, may sige. Criminal case na ito eh. Alright. Ang ito yung sinasabi ko, Mr. Chair, palagi. In fact, nagkaroon pa kami ng diskusyon ni General, Major General, what was the name of that? Major General Domingo, na dapat tuwing magkaroon ng raid, nandun agad yung mga witnesses, barangay, media, hindi naman necessarily sasama sa raid. Ang sa akin, nasa area lang, when the smoke is clear, darating na agad yung mga witness para mag-observe dun sa proseso ng inventory and all. Ang nangyari, Mr. Chair, dumarating na lang yung mga witness after 30 minutes or an hour. Yung 1 hour, marami na pong pwede mangyari doon. Yun ang sinasabi ko siguro, dudukot sila at tatabi. So maaring savings or maaring imported or merong laboratory dito na pinanggalingan noon. Ano bang yung may-ari nitong shabu? China ba? Ano ba to? Vietnamese? Anong nationality may-ari nito? Your Honor, I invoke my right to remain silent. Pero kilala mo ito, yung may-ari ng shabu? Sir? No, Your Honor. Hindi mo kilala? No, okay. Your Honor. So kung hindi mo kilala, paano napunta yung shabu doon sa pag-aari mong building kung hindi mo siya kilala? May I consult my... Okay, sige, pakikonsulta lang. Sige. Your Honor, I book my right to remain silent. Kala ko may sasabihin ka na eh. So, nag-invoke ka ng rights. Okay. Kasi nga, Sergeant Mayo, sabi mo hindi mo kakilala. So, kung hindi mo kakilala, eh bakit nagkaroon ka ng pagkarami-raming shabu doon sa building na pag-aari mo. Kailan mo ba inirente yung building na yon? Matatanda mo ba? Give me a year. 2 years ago? 3 years ago? I cannot recall, Your Honor. You cannot recall. Pero was this just recently or 3 years ago? As far as your recollection is concerned. Huwag mo na sabihin yung buwan. Mga anong year mo pa na naging pagmamayari itong building na ito? 5 years? 10 years ago? Nagrenta lang, Your Honor, around 2019. Ha? 2019, Your Honor. 2019? Renta lang. Nirenta mo. Matatanda mo pa kung sino yung landlord nitong nirentahan mong office na kung saan nakitaan ng mga shabu? Yung may-ari, yung landlord mo? May I consult with my... Of course. Sige.
Bilis-bilisan mo yung pag-advise mo, attorney, at naubos yung oras natin dito. Sige. Your Honor, hindi ko po maalala kung sino yung exact na nakausap po doon, pero ito'y pag-aari ng isang foundation. Okay, sinong may hawak ng susi pag wala ka? Yung pwedeng pumasok doon, lumabas, ayusin yung opisina, maglinis, kanon. Aside from you. Nea Tadero, Your Honor. Si Tadero. Siya nakapaglinis doon. So, wala bang CCTV doon sa kwarto? None, Your Honor. None. So, nung pagkakaroon ng shabu doon sa loob ng building, nasabi mo si Atadero ang nakalabas-masok bukod sa'yo. So, I'm sure hindi mo aminin na ikaw nagpasok ng shabu. Definitely, sabi mo you'll invoke your rights to self-incrimination. Against self-incrimination. So, hindi ko natatanong yon. So, ang tanong ko, so, maring si Atadero ang nagpasok ng shabu nung wala ka. I invoke my right to remain silent, Your Honor. Hindi nga, Sargento, di ba, sabi mo, si Atadero may hawak ng susi, may access sa susi bukod sa'yo? E di kung hindi ikaw nagpasok at hindi si Atadero, multo ang nagpasok ng mga shabu sa loob ng building na nirentahan mo. Your Honor, I invoke my right to remain silent. Okay. Your Honor, I'm sure wala tayong pupuntahan ito, puro invoke lang ito ng right. Dalang tanong na lang. Yeah, ganito na lang. Sige, after your two questions, I will, sige. Okay, matapos mahuli ng mga pideg yung shabu sa apartment, I'm sa business, lending business na kung saan ay pag-aari, isa ka sa mga may-ari, inoperate ka at ikaw ay nahuli. Nahulihan ka ng in possession of, I think, was that 2 kilos? Ilang kilo ba yon? Nahuli sa'yo? I invoke my right to remain silent, Your Honor. Okay, sige. Sige. Nung mahuli ka after ng ikaw ay ma-operate, and then nag-operate kayo sa Pasig, sinama kayo after several hours, inoperate nyo yung sa Pasig na kung saan minahuli ng mga baril. Tama? May I consult with my lawyer? Yes, of course. Your Honor, it's a legitimate police operation, Your Honor. Illegitimate o legitimate, sir? Legitimate. Legitimate operation. Kaya nga, matapos ka mahuli, mahulihan ng 2 kilo ng shabu, so ginamit ka para magkaroon ng legitimate operation against doon sa mga kasama mo? I invoke my right to remain silent. Okay, anyway, sige. Ginamit ka o kasi legit, ikaw na 'yung nagsabi kanina, legitimate operation, sumama ka, tama, di ba? Legitimate operation. Yes, Your Honor. Okay, now kahuli lang sa iyo in possession of drugs, and then dapat nakaposas ka na, tinanggalan ka ng posas, pinag-uniforme ka, at meron kang nahuli na may mga baril, di ba? Wala nang drugs, kaya lang mga baril ang nahulihan. Nahuli doon sa may Pasig ba to? Tampa, is that Pasig? Illegitimate operation 'yan, sabi mo? My right to remain. Kasi sabi mo lang legitimate operation. O sige, legitimate operation. So, bakit, Mr. Chair, siya yung nahuli, pinusasan, tinanggalan posas, pinauniforme, and then, nung mahuli yung may mga baril, na inoperate, sabi niya legitimate operation, siya pa ang nagbasa ng Miranda rights doon sa na-operate nila, legitimate operation. Ikaw yung nagbasa ng Miranda rights, tama? Yes, Your Honor. Oh. So, bakit ka mag... Dapat ikaw ang binasahan Miranda rights at ikaw ang pinusasan. Ang nangyari, ikaw ang nasa pa ng Miranda rights sa kasama mo. Kasi kaya nga, inoperate mo yung legitimate operation, ginamit ka,
para mahuli yung mga kasamahan mo. Diba? Memorize mo ba yung Miranda rights? Memorize mo? Memorize, Your Honor. Okay, sige. Paano mo binasaan Miranda rights yung nahuli mo? Pwede ba paki ano sa amin? Kung memorize mo Miranda rights? Sige, pakibasa. Kunyari, binabasa mo yung nahuli mo sa legitimate operation ng mga baril. Yung pinusasan mo at binasaan mo. Pakibasa nga, pakisabi. Ikaw, blah, blah, blah. Ay hinuli namin sa visa ng warrant of arrest na in-issue ng courting ito. Ikaw ay may karapatang manahimik. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin sa'yo sa korte. Hindi ko nakakabisado yun ba, sir? Hindi mo kabisado. Naging sarhento ka, hindi mo nakabisado. Dapat kabisado mo yung Miranda rights. Very basic yun. But anyway, sabi mo, ikaw blah, blah, blah. Fill in the blank. Sino yung blah, blah, blah na yun? Pwede mo malaman? Judith Francisco, sir. Judith Francisco. Okay. Now, yung boss mo si Colonel Ibanez, tama? Yes, sir. Okay. Yung pagrenta mo ng apartment na sabi mo, eh, hindi mo na maalala kung kailan ka nagrenta doon o kailan ka nag-sign ng kontrata. Alam ba ni Colonel Ibanez na ikaw ay may lending company? Hindi ko po lang alam, sir. Hindi mo alam? Your Honor, hindi ko alam kung alam niya, sir. If I may, tanungin natin si Ibanez. Dito kayo si Ibanez. Dito pala. Alam mo, Ibanez, mayroong lending company si... Yung bata mo, yung batang sarado mo, alam mo ba na may lending company? Honestly, Your Honor, ang alam ko is matagal nang sarado yung lending niya. Ano, no? Matagal na pong sarado yung lending niya, Your Honor. Pero alam mo na meron siyang lending company? Noon, Your Honor, noon. Alam mo? Yes, sir, noon pa. Tapos alam mo, matagal nang sarado? Yes po, Your Honor. Pero, Colonel Ibanez, kayo ba ay nakapunta doon sa lending company nung bukas pa, nung sa isip mo na bukas pa, nakadalaw ka na po doon? Honestly, Your Honor, hindi ko alam yung address nung lending kuan niya. Ang previous na alam ko is yung sa Tayuman, Your Honor. Hindi, yung lending company na kung saan nahulihan ng... Ah, hindi po, Your Honor. Hindi mo alam? Matagal ko na pong alam na wala na siyang lending, Your Honor. Hindi, pero alam mo noon na meron siyang... Alam ako, Your Honor, yung sa Tayuman. Yung sa Tayuman? Yes, Your Honor. Okay, Colonel Ibanez... Napakalaking shabu yun. Sobrang dami na shabu yun, 990 kilos. Kanina tinatanong ko, puro invoke his rights against self-incrimination. Maybe siguro ikaw hindi mo sabihin yun. So, paano po nakarating yung 990 kilos ng shabu doon po sa building na yun, na pag-aari ni ano, Mayo? Wala po akong idea, Your Honor. Wala akong personal knowledge, Your Honor. Ibig sabihin, hindi mo monitored yung gawain ng mga bata mo? Yes, Your Honor. Hindi ko po alam yung pangyayari na yun. So, ang sinasabi mo dito ngayon, inosente ka sa lahat ng kabalastugan ng bata mo. Yes, Your Honor. Di po ba, Colonel, itong si Mayo nagdi-deliver sa'yo? Your Honor. Nagdi-deliver sa'yo? Ang accomplishment, Your Honor. Ano, no? Accomplishment, Your Honor. Hindi. Alam mo na yun, sinasabi ko. Nagdi-deliver sa'yo? Wala pong deliver na ano po yung yun. Pwede nagdi-deliver sa'yo ng bag na may lamang pera? Wala po, Your Honor. Pwede nagdi-deliver sa bank account mo? Negative po, Your Honor. Negative? Kasi nga naman, Colonel Ibanez, huwag natin maglukuhan dito. Itong bata mo na isang sarhento, mababa ang rango kung tutuusin. Wala siyang kakayahan on his own to possess that huge amount of shabu on his own. Meron at meron siyang kasabwat. At yung kasabwat niya, hindi pwedeng katulad niyang dilis. Ang mga kasabwat nito, mga lapu-lapu, pating at balyena. Do you follow? Nakuha mo yung logic? Yes, Sir Honor. So, sino po yung mga tinatawag kong pating at balyena? Wala po akong personal knowledge, Your Honor. Sa palagay mo, sir? Wala po akong alam, Your Honor. Oh, paano walang alam? Bata mo ito, di ba? Kayo sa ano, tinatawag na Oplan Ninja.
Wala po akong personal knowledge, Your Honor. Wala kang personal knowledge? Wala po. So, Your Honor, if I may, i-rephrase natin yung question mo. Sige po. Ibanez. Yes, Your Honor. Kernel ka na, ha? Yes, Your Honor. Maniniwala ka ba na itong sarhinto lamang ay kayang mag-accumulate ng isang tuniladang siyabo? Huwag mo kulukuhin na maniwala ka. Sarhinto lang, kaya niya yan. Wala po akong idea, Your Honor. Pero tinatanong kita kung yes, kaya, naniniwala ka ba, yes or no? Perhaps, Your Honor. Perhaps, what? Kaya niya, Your Honor. Di ko kasi alam, Your Honor. Di ako makapagbigay ng exact... Tinatanong kita. Yes, Your Honor. Kaya ba niya na isang sarhinto na mag-accumulate isang tuniladang siyabo na siya lang, mag-isa? Anong sanong mo? Sagot mo, yes or no? No, Your Honor. Ha? No, Your Honor. No. So, naniniwala ka na mayroong tao sa likuran nito? Kasama ni Mayo? Maybe, Your Honor. O maybe? Yes. Boy,